TikTok. Sa dalawang video mo. Ha? Hindi. Ganito kasi yan. Okay lang kasi kung i-bash nyo ako. Kung sabihin nyo na hindi para sa akin si Gail. Or like, may mga nakikita akong comments, Gail, alam mo na, habang maaga pa, umalis ka na sa kanya, ganun. Okay lang na sabihin nyo kung ganun. Kasi, mapapahiya kayo. So. Okay lang. Thank you, Angged. Pero campaign gift sana para pakutain nyo na ako, please. Guys, I can accept ganyan? Constructive criticism. Okay lang yan kasi may mali naman talaga ako na nagawa dun eh. Kasi I'm not aware of my actions. Kasi nga, Jelly is my friend. Like, super close friends. Na akala ko na magagawa pa namin yung mga bagay na yun. Kasi, lagi niya sinasabi sa akin na, sana kapag nagkaroon ako ng someone, sana hindi magbago yung treatment ko kaila Jelly. Ganun. So, ayun. But, of course, Gail's feeling matters. She's important to me. She means a lot to me. And now, ano, I need to be a responsible partner, di ba? We make mistakes because we learn from them. And if you don't learn from your mistakes, then yun, ka-judge ka talaga dun. But I've been hearing a lot of comments na hindi ka consistent ever since. It's different kasi eh. Yung it's different. Kung matalino ka, maiintindihan mo na magkaiba yung consistency dati sa ngayon. Ikaw, will you be consistent sa taong hindi ka naman gusto? No. And yung ginawa ko, wala namang part ng consistency yun. It's a mistake. It's not a consistency kasi it's a mistake that I'm not aware of. Okay? Diba, it's a mistake that I'm not aware of. Kaya mistake siya. Pero yun dati kasi, iba yun. Kung matalino kayo, magigets niyo. Pero kung ob-ob kayo, malamang din yung magigets niyo. Malamang tatahol kayo kasi ob-ob kayo. Bakit laging may panyo si Gail sa ulo niya? Mukha siyang albularyo. Tingnan natin ng itsura mo. Aba, wala ka pa sa libag ni Gail. Wala ka pa sa libag ni Gail, Joyce. Alam mo, yung mga ganyan linyahan. Yan yung mga jologs eh, mga baduy manamit. Yung mga walang alam sa style. Diba? Formahan kasi tawag dun, min. Like, alam mo yun, simpleng tela. Magagawan mo ng style, mabibigyan mo ng spice. Matalino ka pag nakaisip ka ng ganung formahan. Din natin maging basher para mapansin. Wag kayo tutulad sa mga ano aso. Kasi kapag pinapansin naman kayo, ano natatanggap nyo? Pahiya, di ba? Sa pol-pol eh. For the defense sa Lovey. Malamang, si Lovey ko kasi. Maganda yan, alam niya yan. Alam niya kung gaano kaganda yan. May ilaba ako kung wala siyang ganung itsura. No, it's not about the face kasi. Kita niyo naman ugali nun.
Up Joyce. I love you. Good luck bukas. Hindi pa kakapagod nga eh. Thank you, Ate Agmars. Tagyawat to, men. Malapit na kasi. Reaction reveal. Mahilig talaga kasi ako sa mga extreme ride. Eh, na-try ko na yung mga rides na yun nung last time na pumunta kami EK. So, it's not new sa akin. Pero gustong gusto ko yung reaction ni Gail kasi may mga rides doon na first time yung sumakay. Like yung airplane. Namulat talaga siya. Ano niya? Mura siya ng mura. Eh, nagmumura din kami. Murahan kami. Tapos yung space shuttle. Eh, umupo kami sa pinakadulong-dulong-dulo. Sabi ko, pag sumakay ka nito, bibilan kita ng ice cream. Aba, sumakay. Sa dulong-dulo pa kami. Thank you po. Tapos ayun. Eh, di ba yung space shuttle? Uunahan ka muna sa dulo bago bagsak na ganun. Di niya expert. Oh. Naiwan yung kaluluwa niya. Tapos, pagtapos nung rides, umayaw na siya, tapos ako nag-second ride pa ako. It's normal to have fights sa relationship. That's how you get to learn and grow together. True. Kasi alam niyo yung mga nambabash? Like yung mga nambabash na, ala, red flag, wala yan, wala, hindi magtatagal yan. Halatang walang nagmamahal sa inyo. Halatang wala kayong jowa. Kasi if you're in a relationship or you're in a long-term relationship or a serious relationship, arguments are normal. It's the greatest way to get to know of each other and dun mo malalaman kung gusto mo ba talaga siya or hindi. Ako kasi, that moment na nakita ko siyang magalit, dun ko na-realize na, okay, sure ako dito. Instead of saying, ay, ayoko dito, ganyan ugali niya magalit, ay, ayoko dito, masyado siyang selosa. Iba eh, iba yung naramdaman ko. Sabi ko, okay, gusto ko siya. I want her, ganun. Yeah, diba? Kasi kung ako, kung hindi ko siya gusto, dun sa galit pa lang yan, mata-turn off na ako. Pero hindi, gusto ko yung pinagalitan niya ako eh. And, actually, may pareho naman kaming mali sa situation na yun. But ina-admit ko naman na ako yung may mas mali. Una sa lahat, yung mali ko ina-acknowledge ko kasi masyado ako nagpa-bebe. Kasi naman, alam niyo yung pakiramdam na atat talaga ako sa lambing. Kasi alam niyo naman ako, di ba? Super bihira lang ako nakakatanggap ng lambing dati. So, alam mo yung pakiramdam na may naglalambing sa akin. Parang, ala, gusto ko po, sige pa, lambingin mo pa ako. Like, na-spoiled ako sa lambing. To the point na gusto ko lagi nilalambing. Kasi, na-realize ko, ganito pala yung feeling ng nilalambing ka. Kasi, alam niyo naman, ako lagi yung naglalambing, ako lagi nanunuyo, ako lagi yung lapit ng lapit. Alam nyo yan. So, nung naranasan ko kay Gail yun, wala, gusto ko pa. Na-addict ako. Alam mo, parang hinahanap-hanap ko yung lambing. So, ganun pala yung pakiramdam. Kaya, parang ganun. And first time din kasi namin mag-away ni Gail ng as in ganung away. Kasi pag nagtatampuan kami yan, agad din na pag-uusapan eh. So, first time yun. Pero alam mo, first time at alam kong madami pa kami pag-aawayan yan. Kung gusto mo lang lambing, sabihin mo. Thank you, Lame. Oo, aware naman ako dun sa
contento na yan. Na, tapusin mo nga. Opo. Pagbukas ng umaga, bago kayo mag-ano ha? Yes, ma'am. Kasi, parang matagal na ng 2 days. Sige po. Thank you. Be, paano mo na kayang tignan si Gail ng ganun kagalit? Galit din ako nun. Hindi nyo nakikita mukha ako dun. Pareho kaming galit nun. Hindi nyo kasi nakikita. Pag kasi ako nagsalita, feeling nyo nagjo-joke ako eh. Mahirap kaya maging joker. Hindi nyo makita na seryoso ako sa mga bagay-bagay. Hindi nakikita mukha ako. Legit. Pareho kaming galit nun. Pareho kami nakaganyan. Hindi nyo nakikita. Sayang. Nakataligod kasi ako eh. Lasing ako nun, pero ano, pero maayos naman akong kausap nun. Eh, nahirapan ako kasi, Alam mo yung ang manhid-manhid na ng katawan ko. Gusto ko nang magsuka, gusto ko nang matulog, tapos galit yung kausap ko. Iwas lasing na. Ay, hindi ko kasi alam kung saan ako lulugar. Nung hindi ako lasing doon, nung tahi-tahimik ako kasi gusto ko lang chill, gusto kong magbantay-bantay din. Ang sabi niya sa comment section, ang gay, magpakasaya ka. Bakit ka malungkot? Dapat ini-enjoy mo ang buhay. Ang gay, huwag kang ganyan. Makipaghalubilo ka, uminom-inom ka doon. Eh, nung uminom ako, alam niyo nung pala kung paano malasing, di ba? Para kayong nakabuisit kayo. Kakabuisit kayo kasi. Thank you, Dale. Kakabuisit. Angge. Ang hirahin. Napapano naman siya. Napapano si Angge. Bakit malungkot siya nung nangyari sa kanya? Okay lang ba siya? Bakit nando siya sa gitna? Ba't nando siya sa sulok-sulok? Ba't bakit wala siyang kasama? Angge, magpakasaya ka. Angge, kailangan mong makihalubilo doon. Mag-inom ka, mag-inom ka. Tapos nung nag-inom ako, ano? Anong napala? Ha? Puro judge kayo. Hala, red flag si Angge. Ano? Kaya ayokong nag-iinom eh. Nung secret bar pa lang, diba tinigil ko na yun? Oo, oh, inyoksin. Tapos ngayon, bash-bash kayo. Hala, masyadong ganyan siya pag nalalasing. Alam niyo naman pala, diba? Thank you. Thank you, Angge. Thank you. Ikaw din naman kasi need mong control sa self mo. Alam niyo ba nung sinabihan niyo ako na, ano na, magpakasaya ka doon, makipaghalubilo ka. 5 tequila sunod-sunod kong ininom para mabilisan ang tama. Tapos ikaw ba naman, ano, nahiga. Nahiga ako kay Jelly, di ba? Napatong ako. Eh, naulog utok ko. Ba't naman kasi pumatong? I thought it's normal. Like, akala ko kasi okay lang kasi bestie kami. Kasi minsan napatong din ako kay Kuting. Like yung patong ng friends. Hug, ganun. Alam niyo naman, nakikita niyo naman yun, di ba? Napatong ako kay Kuting. Or sino pa yung mga ano, like, kilarayi. Naupo sila dito, nagiging clingy ako sa kanila. I thought it's okay, so... Akala ko siguro. Bawasan pagiging self-centered ng gay if pwede. Naramdaman ni Gina din ang disregard ng feelings niya. Okay, so... I've been selfless ever since. Alam ng iba yan. I never think about myself. Wala akong pakialam kung masaktan ako. Basta hindi lang ikaw masaktan. I don't know why that night nag-iba ako. Basta hindi ako ganun. Kasi ano, hindi ako self-centered, guys. Hindi ako ganun. If napansin nyo din naman, I was talking about my insecurity and trauma. Kasi takot na takot talaga ako noon. Like, trauma. Yung nagpatama sa akin yung insecurity and trauma. Wala pa kayong insecurities?
wala ba kayong insecurities? Like, yung pakiramdam? Kasi, ako kasi, sa mga na-experience ko sa mga tao, sa mga taong nagustuhan ko, sa mga taong sinubukan kong mahalin, isa lang pinaramdam nila sa akin. Nakapalit-palit akong tao. Like, madali akong palitan, madali akong iwanan. Never nawala yun sa isip ko. Like, every time na napo-fall ako sa isang tao, alam mo yun, parang gusto ko makita kung maglalambing ba to, mag-ano ba to. Pag ba nagtampo ako, manunuyo ba to, tatanong niya ba kung okay lang ako, ganun-ganun. Kasi, yun yung pinaramdam sa akin. So, ayun. I was talking about my insecurity sa kanya. Lahat naman siguro ko. Kayo ba? Like, halimbawa, ano, may nakadikit sa bebe nyo na alam nyo maganda. Maganda siya, ganun. Alam mo naman kanta ni, ano, diba? Kanta ni Olivia Rodrigo na insecure na yun? Basta yun. Ganyan din na-feel ni Gil nung pumatong ka. I know. Don't let Gil din na mag-suffer dyan. It's unfair din.